What's up mga kuya at tatay, welcome na naman sa Kuya Kev's DIY Tutorial. In today's video, mag-usapan natin yung mga problema ng rep, bakit hindi nalamig. Marami kasing nagtatanong sa akin kung bakit daw di nalamig yung rep nila, tapos may kanya-kanya siyang senaryo, tapos try kong masagot lahat yung mga katanungan nyo. Marami kasing pwedeng dahilan kung bakit hindi nalamig yung rep nyo. Lahat ng sasabihin ko sa inyo, hindi akma dun sa problema ng rep nyo kasi may maraming pwedeng maging dahilan kung bakit siya ayaw lumamig. Pero try nyo rin itong mga sasabihin ko sa inyo. Merong mga problema ng rep na malalaman nyo yung problema pero hindi nyo kayang gawin kasi kailangan nyo ng mga gamit. Kaya kailangan nyo talaga ng technician para magawa yung rep nyo. Kasi yung gamit kasi ng rep and aircon technician ay mahal yan. Mahal yung gamit ng rep and aircon technician. Kaya imbis na bumili pa kayo, mas maganda pagawa nyo na lang. Yan, simulan natin sa unang tanong nila. Nilinis lang nila yung rep nila, nag-defrost sila ng rep nila, ayaw nang mamig ng rep pagsaksak nila. Try nyong gawin to. Ito, ayan. Medyo madumi yung rep. Ito, yung thermostat, try nyong i-off. I-off. Tapos saka kung may defrost kayo, iangat nyo yung defrost. Iangat nyo, baka nakababa lang. I-off nyo yung thermostat nyo. Tapos, yan, pag nagawa nyo na yun, isaksak nyo yung rep. Tapos saka nyo i-on. Tapos pag on nyo, dapat may maririnig kayong andar ng motor. Tapos may ilaw din to. May andar ng motor. Tapos, sagad nyo yung thermostat nyo. Tapos, check nyo kung nalamig yung nag-yellow na to. Tapos, tingnan nyo din. Check nyo din yung body. Kailangan nainit yung body nya. Hanapin nyo yung kung saan lugar na mainit. Likod, gilid, kung saan man yung ano nyo. Kasi nandun nakalagay na yung condenser nyo. Halimbawa, hindi nalamig, hindi nangyari yung mga sinabi ko. Ayan, kung hindi umandar yung motor, pwedeng sira to. Pwedeng sira yung thermostat nyo o kaya yung defrost nyo. Ayan, bubuksan nyo yan. Tapos testerin nyo yung nasa loob nito, yung pinaka-thermostat. Meron akong video na nagawa kung paano mag-tester nyan o paano tanggalin yan. Papakita ko na lang yung thumbnail tapos puntahan nyo na lang yung video pagkatapos nyo mapanood ng video na to. Tapos pag naman umandar yung motor o hindi uminit yung gilid, ang problema naman yan ay pwedeng yung motor o kaya yung preon. Walang preon o barado yung system. Papaliwanag ko yung ibig ko sabihin doon. Naandar yung motor pero hindi nainit yung gilid. Ito, yung gilid o yung likod. Kasi iba't iba kasi yung rep ngayon. Merong nainit yung gilid, merong nainit yung likod. Yan. Naandar yung motor pero hindi nainit yung gilid. Ibig sabihin doon yung motor may problema. Alin man doon sa pwedeng stock up yung motor o pwede rin sira na yung motor o may problema sa power. Ito pang isang pwedeng dahilan dun sa sinasabi nila na nag-defrost lang sila tapos pagsaksak nila ayaw nang lumamig. Pwedeng stock up yung motor. Ayan, dapat alam nyo yung tunog ng compressor. Ayan yung motor na yan. Ito yung motor compressor. Ayan, dapat alam nyo yung tamang tunog nyan. Ayan, pakinggan nyo yung tamang tunog. Dapat ganyan ang tunog niya. Ayan, pag ganyan ang tunog, ibig sabihin buo yung motor niyo. Ayan. Ibig sabihin hindi stock up yung motor niyo. Malalaman yung buo yung motor niyo pag ganyan yung tunog. Tapos nainit yung gilid o yung likod. Ibig sabihin buo yung motor. Pero pag naandar yung motor at hindi nainit yung gilid, barado dito. Barado itong filter dryer. Kaya ayun yung kailangan palta ng preon at linisin yung tubo. Ayan. Tapos pag ganoon hindi niyo nakaya yan kasi kailangan niyo ng technician doon kasi kailangan ng gamit para gawin yan. Yung tungkol sa sinasabi ko na stock up yung motor kasi meron nga na iba yung tunog ng motor compressor pag stock up yung motor. Ito kasi nangyayari pag sinaksak niyo, ito papakita ko sa inyo.
sinaksak nyo, tapos tinanggal nyo, o kaya natanggal ng hindi nyo sinasadya. Ayan, natanggal ng hindi sinasadya. Ayan, namatay na yung motor ha. Sinaksak nyo, tapos natanggal ng hindi sinasadya. Tapos binalik nyo agad ng wala pang 5 minutes o 10 minutes. Mag-iiba na yung tunog ng compressor nyan. Ito, paparinig ko sa inyo. Ayan, nakasaksak na, pero walang tunog yung compressor. Ayan, pag hinayaan nyo yan na ganyan, ayun, may lumagitik. Ayan, ibig sabihin nun, nag-stack up yung motor, tapos nag-trip yung overload dito sa loob nito. Ayan, ang kalimitang nagiging problema ng mga rep kasi pagsaksak nila, tapos tinanggal agad nila, tapos sinaksak agad nila nung wala pang 5 minutes o 10 minutes. Dapat pag sinaksak nyo at natanggal, huwag nyo munang isasaksak mga 10 minutes, safe na yung 10 minutes, and saka nyo ibalik yung saksak. Ayan, ng oras niya, papakita ko sa inyo. Mamaya isasaksak ko ng mga 10 minutes or 5 minutes, na-under na uli yung compressor. Ayan yung nangyayari pati pag nagbra-brown out. Hindi nyo tinanggal sa saksak nito, tapos nag-brown out, mangyayari mag-stack up yung compressor. Ayan, tapos yun, mapapansin nyo natutunaw na yung yellow dun sa loob. Kasi, ayun nga, dapat tinanggal nyo muna yung saka nyo after mga 10 minutes, saka nyo balik. Kasi pag dinire-diretso nyo yun, hindi nyo pinansin, mangyayari na masisira yung relay dito. Ayun, masasabihin nyo na, hindi na nalamig yung rep namin, hindi na nainit yung gilid, hindi na nainit, hindi na rin na-under yung motor. Kasi, ayun nga, nasira na yung relay sa loob, o kaya yung overload sa loob. Ngayon, tatest na natin after 10 minutes. And after 10 minutes, sasaksak na uli natin tong rep natin. Tingnan natin kung a-under na siya. Safe na yung 1 hour na bago nyo isaksak uli yung rep nyo. Kasi parang iintayin mong bumalik kasi yung overload. Ayun, nag-click na yun. Iintayin mo kasi bumalik yun, yung tunog na yun. Pag hindi yun bumalik, ibig sabihin nun, hindi pa nag-ano yung motor nyo. Hindi pa nag-reset, kumbaga. Kaya hindi pa a-under. Ayan, try natin ulit. Ayan. Pina-under ko na. Nung tumunog ng yun, ibig sabihin na-reset na. Ayan, umaandar na uli yung motor. Ayan, diba? Ayan, after 10 minutes. Siguro kahit mga 5 minutes, but basta tumunog yung naglagitik na kanina, ibig sabihin nun, ayan, okay na. Ibig sabihin nun, na-reset na yung compressor, a-under na siya ulit. Ayan, ngayon, umaandar na siya. Ayan. Yan yung tunog ng compressor pag hindi siya stack up o hindi siya tumigil. Yan ang tunog niya. May iba kasi pa mapapansin kayo pag stack up yan, may iba pang tunog yan. Isa pang dahilan yung walang preon yung rep nyo kaya ayaw lumamig. Yung preon yung gas na nasa loob nito ha. Ayan yung may gas yan sa loob. Kasi yung iba nagtatanong, ano ba yung preon? Yung preon yung nasa loob ng tubo na to na gas, ayun yung nagpapalamig. Pag barado yung system, itong filter dryer, pag hinipo mo, malamig. Dapat mainit yan. Pero pag malamig, ibig sabihin barado yung system o walang preon sa loob. Yun ang isang, pwede nyo check-in pag gusto nyo check-in yung rep nyo kung anong problema. Na-under yung motor, pero malamig dito, malamig tong filter na to, saka hindi rin nainit yung gilid. O kaya yung likod. Ayun ang isang symptoms na mapapansin nyo pag barado o walang preon yung rep nyo. Kung balak nyo palang bumili ng rep din na second hand, iwasan yung bumili na may mga ganito. Yan. Kasi ibig sabihin yan, na-repair na yan. Saka ito, iba na yung linya ng ganito. Saka may ganito pa. Ibig sabihin yan, na-repair na yung rep. Kung bibili man kayo ng rep, second hand na rep, iwasan yung makabili nun. Tapos sinabi nung nagbebenta na hindi pa nare-repair, tapos pagtingin nyo may ganito. Ayan, ibig sabihin nyo, pag may ganyan, na-repair na yung rep nyo. Tapos, halimbawa naman na hindi umandar yung motor, tapos hindi rin uminit yung gilid, tapos walang ilaw. Ang problema nyan ay yung power. Ito pa yung isang problemang na-encounter ko. Pag saksak daw nila, pagtingin nila sa rep nila, walang ilaw, tapos wala ding, hindi din na-under yung motor. Ang pwedeng problema nun ay, ang ibig sabihin nun, walang power. Wala siyang power. Pwedeng putol yung wire, o baka nga natkat ng daga,
o walang power yung saksakan nyo, try nyo ilipat sa ibang saksakan. Yan. Pwedeng hahanapin nyo lang to, tracing nyo to, baka may puto lang na linya. O, ito pa yung isang problema, yung pag ililipat naman to, itong rep sa ibang bahay, o ibibiyahin nyo ng matagal, ginagawa nyo, yung iba hinihigang-higa. Dapat hindi yan nakahiga kung ano, parang naka-medyo, naka-slant lang ng konti pag din itra-transfer nyo. Tapos pagdating sa bahay, huwag nyo munang paandarin. Siguro mas safe na yung mga one day bago nyo paandarin yung rep. Marami na naman nakakaalam din na ganun dapat ang gawin. Pero meron pa rin mga ilan-ilan na nagsasabi sa akin na ganun ang ginawa nila. Tapos yun, ayaw na lumamig yung rep nila. Sana nakasagot ko yung mga katanungan nyo na mine-message nyo sa akin. Try kong sagutin yung mga iba nyo pang katanungan na gagawa ko ng video. Pero sa ngayon, nakasagot ko na yung ibang katanungan nung mga nag-chat sa akin. Mag-comment na lang kayo sa comment section kung may gusto nyo pa kayong malaman. At like at subscribe na rin kayo sa channel natin, pati sa page, FB page natin. At hanggang dito na lang yung video na to. Peace out.